12 ng Hunyo, Miyerkules, ng 10th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa kundi upang magbigay karapatan. At talagang sinasabi ko sa inyo, habang hindi nababago ang langit at lupa, hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng batas. Lahat ay matutupad. Kung may lumabag sa pinakamaliit na ipinag-uutos ng batas at magturo ng ganoon sa mga tao, ituturing din siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit kung may magsagawa at magturo ng mga ito sa mga tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa, kundi upang magbigay karapatan. Ang pananampalataya ng mga Hudyo ay nakabatay sa batas at mga propeta. Ang batas ay tumutukoy sa mga 10 utos na ipinagkaloob ng Diyos kay Moises sa Sinai. Sa kabilang banda, ang mga propeta ay tumutukoy sa mga aklat ni Josue, mga hukom, Samuel, mga hari, Isaías, Jeremias, Ezekiel at 12 itinuring na mga menor na propeta. Maigpit ang pagkapit ng mga Hudyo sa batas at sa mga propeta at itinuturing nila ang 2 ito bilang ganap na pagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Nang sabihin ni Jesus na siya ang kaganapan ng batas, nagdulot ito ng pagkalito sa mga Hudyo at hindi malaman ng mga leader pangrelihiyon ang kanilang gagawin. Hindi nila matanggap ng batas at ang mga propeta ay hindi kumpleto o hindi ganap. At inakala nila na ang pagtuturo ni Jesus ay naglalayong pabulaanan ang batas at ang mga propeta at palitan ito ng sarili niyang mga turo. Idinidiin ni Jesus na dumating siya hindi para pawalang bisa ang batas, ngunit hindi rin naman basta lamang niya uulitin ang batas. Tahasang sasabihin ni Jesus na sa kanyang sarili magiging ganap ang batas at ang mga propeta at ipinahayag niya na matutupad sa kanyang katauhan ang anumang hindi nakamit ng batas at ng mga propeta. Pagsasagawa, hinihimok tayo ni Jesus na siya sa atin ang ating mga pag-uugali at intensyon sa buhay.